Bungo ng higante, nahukay ng mga residente. Saan kaya ito? Well, yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Tara na! Sa mga panahong to, naniniwala ka pa ba sa mga kwentong higante? At sa iyong palagay, nabuhay ba talaga sila noong unang panahon? Pero kung akong tatanungin nyo, ay naniniwala ako sa mga higante. Dahil dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga prueba na may higante ngang nabuhay noong sinaunang panahon. Noong unang panahon, ang mga higante ay sobrang lalaki at bawat isang relihiyon ay may isang higante. Kadalasang kinakatakutan ng mga ganitong kwento patungkol sa mga malalaking tao, kung ang iba ay kinakatakutan ng mga higante, samantalang meron din namang sumasamba dito. Bagamat hindi natin naabutan ng mga higante na halos aabot sa 10 hanggang 20 talampakan ang laki. Ngunit, meron namang pag-aaral ng mga lumalabas patungkol sa mga higante, kung totoo nga ba ito. Halika na, isa-isahin natin ang mga ebidensyang magpapatunay na may higante nga noong unang panahon. At narito ang bakas ng paa ng higante. Nai-imagine nyo ba kung gaano kalaki ang mga paa nito? Sa South Africa, kung saan nagulantang ang mga tao nung matuklasan nila ang animoy paa ng higante. At dahil walang ideya ang mga tao roon, tinawag na lang nila itong Footprints of God. At ang sukat ng bakas ng paa nito ay 1.2 meters na kung kukumputin natin sa matematika ay lalabas batay sa proportion ng katawan ng tao. At sa haba ng paa nito, ang magiging tangkad niya ay 24 to 27 feet. Ang bakas ng paa ay nakahulma sa granite kung saan isa itong bato na pinakamatigas sa buong mundo. Wala rin magpapatunay na ito ay inukit ng normal na tao sa kadahilanang kulang ang mga kagamitan noong sinaunang panahon. At alam nyo ba ang edad ng bakas ng paa na ito? Well, ito lang naman ay tinatayang 2 million to 3 billion years old. Nai-imagine mo ba kung anong merong buhay noon kung kasama mo ang mga higante? Sa Delavan Lake, Wilcon, USA, natagpuan naman ang bungo ng higante. Noong May 1912, natagpuan ng dalawang magkaibigan ang mga kalansay na may sukat na 7 hanggang 10 talampakan ang bawat isa. Nakadiskubre ang dalawang magkaibigan ng 8 kalansay. Isa lang ito sa mga nakuha nila mula sa ilalim ng lupa. At isa lang ito sa mga patunay na totoo ang mga higante noong unang panahon. At ang tumatangkilik sa mga higante ay ang mga taga-Angono na kung saan nagdarao sila ng piyesta ng mga higante. At ginaganap ito bandang Nobyembre bilang pasasalamat sa kanilang patron. At sa pagpapatuloy ng ating video, hihingi lang ako ng konting pabor sa inyo. Pwede ba kayong mag-subscribe sa ating channel para kayo ang kauna-una makakapanood sa ating susunod na video? At alam nyo bang magpapatunay din ay ang kuweba kung saan may mga nakalagak ditong kalansay ng mga higante? Bukod kasi sa ito ang tinitiran ng mga higante noong unang panahon, dito rin sila inililibing. Kaya't sa paglipas ng panahon, habang napupuno ng mga tao ang buong daigdig, mas lalo tayo namamangha sa mga natutuklasan ng mga makabagong tao. Subalit, bakit nga ba nawala ang mga higante? Kung iisipin natin na wala rin ang dinosaurs sa sirkulo ng mundo, ito nga ba ang mga sasakyan ng mga higante? Well, bakit nga ba nawala ang mga dinosaurs? Maraming beses na rin silang pinag-aralan ng mga scientist base sa mga bakas nito na nakikita sa ngayon. Wala silang ibang dahilan para hindi mag-exist ang mga dinosaurs, maliban sa isang bagay. Malaki ang posibilidad kaya naglaho ang mga dinosaurs ay dahil sa impact event hypothesis, kung tawagin. Isa rin ditong nakikitang dahilan kung bakit nawala ang mga higante noong unang panahon. Isa itong theory na kung saan ang mga bolang apoy ay tumama sa mundo
at natamaan ng mga dinosaurs. Nasawi ang karamihan ng mga kababaihan ng mga dinosaurs, kaya't hindi na sila masyadong nakapagparami. Sino ba naman ang mabubuhay pag tinamaan ka ng ganyang apoy? Sabihin na natin kasama nila ang mga higante. Mabubuhay ba ang mga higante pag tumama ang ganyang kalaking bolang apoy? Well, ano ba naiisip mong dahilan kung bakit nawala ang mga higante at mga dinosaurs? Mag-comment ka sa baba at pag-usapan natin next time. Ang pinakamagandang comment at pinaka-interesting ay isa-shoutout natin sa next video. Mahirap ang paniwalaan ng mga ganitong istorya, ngunit may isang taong nagpapatunay na totoo ang mga higante. Siya si Sultan Kosen na tubong Turkey, kung saan siya ang pinaka-matangkad sa buong mundo na nabubuhay sa ngayon. Ipinanganak siya noong December 10, 1982. Siya ay 38 years old at ang size ng paa niya ay 22 inches. Dito sa larawan, kasama niya naman ang pinakamaliit na tao sa buong mundo. Siya si Jyoti Kisange Abnge, 27 years old at tubong India. Balot ng misteryo ang ating daigdig, kaya namamangha tayo sa mga bagong bagay o bagong nilalang na natutuklasan natin sa mga araw-araw na buhay. At darating ang araw, tayo naman ang history ng hinaharap. Naway nabusog kayo sa ating pinag-usapan ngayon at magkita-kita tayo sa susunod nating video. Paano ba yan? Paalam!